Hello guys. Ngayong araw nito ay sasagutin ko yung mga nagtatanong sa akin about dun sa ASIC miner, dun sa pinost kong video sa group natin. Ngayon, i-share ko kung paano siya i-set up yung ating ASIC miner. Kasi since nung nag-post ako ng videos na nagma-mining ako using my ASIC miner, marami nagtanong, marami nag-PM paano daw siya i-set up. Kasi yung iba, balak bumili daw ng ASIC miner. So, disclaimer lang guys ha. Hindi ko kayo ipupush na bumili ng ASIC miner nyo. Mas better na kung meron kayong maliit na puhunan, kay Terlan nyo na lang yun paikutin. Pero kung may budget naman kayo, kaya nyo bumili ng ASIC miner, sige, go. So yun lang. Ngayon, tuturo kong paano siya i-set up. So, nandito yung ating ASIC miner. Meron pa ako ditong S9 at meron pa akong S9K. Ngayon, kailangan nyo lang po ng internet connection. Tapos, isang extrang router. So, ito po yung internet connection ko, guys. Meron ako ditong yan. Meron pa ako ditong PLDT router. Ito po yung gamit kong internet connection. Tapos, meron pa akong isang extrang router. Bakit? Kasi dito nakakonect yung ating computer. Tapos, dito rin nakakonect yung ating ASIC miner. Sa router na ito. Sa router na ito, guys, dito natin makukuha yung IP address ng ating ASIC miner. Kasi yung IP address kasi kailangan natin para makapag login tayo sa ating admin panel sa ASIC miner, tsaka ma-set up natin siya sa router na to. So yun, kung meron kayong PLDT router, dapat meron din kayong extra na router para i-connect yung inyong PC tapos yung ASIC miner, para dito na sila makita yung mga IP address nila. Ngayon, punta tayo sa ating computer, guys. Okay, tuturo kong paano siya i-set up yung ASIC miner. Go to NiceHash kasi yun ang may re-recommend ko na mining pool na for beginner. Okay, pero pagkakabisado nyo na, maraming mining pool na mas maganda kaysa sa NiceHash, kung saan mas malaki ang pwede nyo yung kitain pag nag-mining kayo ng GPUs or ng ASIC miner. So yun guys, set up na natin. Hello guys, so yun, balik tayo dito sa ating PC. Kung mapapansin nyo guys, maingay na kasi yung ASIC miner ko, pinapagana ko na siya ngayon. So ngayon, iseset up na natin siya sa ating NiceHash. So una, alamin muna natin yung IP address ng ating ASIC miner. So paano yun? Kailangan lang natin gawin is mag-login tayo dun sa ating admin panel ng ating router, which is yung pinakita ko kanina. So sa akin, ito yung aking router. Login lang tayo guys para makuha natin yung IP address ng ating router, ay ng ating ASIC miner, sorry. So, punta tayo dito. Kung mapapansin guys, sa ating router may nakakonect na deco, yung aking computer at ang ating ant miner. So, isa muna yung pinagana ko lang guys, kasi pagka dalawa yan, sobrang ingay na hindi nyo na ako masyado maririnig sa video. Okay, so ito na po yung ating ant miner. Ito po yung IP address. Okay, kakapin natin yan para makapag-login tayo sa ating ASIC miner. Okay, do. Open tayo ng panibagong window. Then, i-paste natin yung IP address. So, dito guys, meron siyang login. Meron din siyang sign-in. So, lahat ng klase ng Antminer, isa lang po ang username niyan at saka password. Which is yung root. Tapos yung password, root din. Then, sign-in. So, nandito na tayo sa ating dance board. Okay, kung mapapansin yung gamit nating Antminer ngayon is S9K. So, dito sa miner configuration or config, mapapansin nyo meron dito naka-set up na mining pool 1. So, ito yung gagawin natin guys. Okay, so pupunta tayo sa NiceHash. Dito natin siya, ito yung gagamitin nating mining pool para makita natin kung magkano na yung namamine ng ating ASIC miner. So, NiceHash.com. Tapos dito guys, kailangan nyo po gumawa ng account. Tapos verify din. Kasi may mga built-in po tong crypto wallet, parang Binance, Trust Wallet, CoinsPH. Kung saan eh, pag nag-gumawa ng account, kailangan mo rin talagang verify ka rin dito guys. May mga YouTube videos na nagtuturo kung paano gumawa ng account dito sa NiceHash at paano maging verified. Ngayon kapag may account ka na, so pupunta lang tayo sa ating account. Okay, kumari may account na kayo. Saan login natin yan? So ngayon, dito na tayo sa ating dashboard. Kung makikita nyo, meron tayo nakakonect na active ring
Ito na po yung ASIC miner natin, guys. So ngayon tuturo ko kung paano siya i-connect yung ating Antminer sa ating Nice Hash. Okay? So ngayon pupunta tayo. Ngayon kasi kapag login kayo, diretso po kayo sa inyong dashboard. So dito lang po sa baba, i-click niyo po yung homepage. Okay, mismong homepage ng ating website ng Nice Hash. Tapos baba niyo lang po, scroll na po ba doon sa folder ng website. Makikita niyo po dito yung ASIC mining. Okay? So dito nandito rin yung mga pang GPUs, ito po 'yon. Kung meron kayong mining rig na GPU ang gamit, CPU ganyan. And dito naman po yung ASIC miner. So ASIC mining, click niyo po lang po 'yan. So ganito po siya i-setup. Itong algorithm natin, guys, pipili niyo po dito yung SHA256. Ito po yung pang Ethereum. Okay? Tapos location natin, guys, is kayo na pong bahala kung anong location yung pipili niyo po nito. Dito, guys, mayroon USA, mayroon ding Europe. So tayo is co-connect tayo sa saan ba naka-connect to? Sa North, sa Europe North tayo. Then generate niyo lang po yung address. Okay, itong address, guys, ito po yung ilalagay natin sa ating mining pool. Okay? So ika-copy niyo lang po to. Copy niyo po 'yan. Tapos i-paste niyo po dito sa pool 1 URL. Ipipaste nyo lang po dyan. Tapos itong marker, guys, ang ilalagay nyo po dito yung mining address ninyo o yung crypto wallet address ninyo. Pwede nyo pong ilagay dito yung Bitcoin wallet nyo ng Ethereum wallet nyo ng CoinsPH or Binance or Trust Wallet o kahit anong wallet na meron kayo, Abra wallet, ganyan. Pero mas recommended ko, guys, gamitin nyo na lang yung built-in na wallet nyo dito sa Nice Hash. So paano ba siya makita? So pupunta kayo ulit sa dashboard, open natin ang bagong window. Tapos dito sa wallet, click na po dito ang wallet, magkakatabi yan, dashboard, mining, enhanced, market, tapos wallet. Tapos dito, guys, kukunin nyo lang po yung wallet address niyo dito, guys. Pero yun dito sa mining, tapos dito mining address. Okay, so ito na po yung mining address nyo, guys. Kakopy nyo lang po yan. Tapos back po kayo sa dashboard ng Antminer. Tapos dito nyo po ipipaste sa worker. So ganun po siya, guys. Yun na po yung ipapangalan nyo dito. Kung mapapansin nyo dun sa dulo, yan, may nakapangalan na .asic s9k pool 1. Tapos sa password naman, guys, ito po yung password nya. X lang po siya. Okay? So X lang po siya. Tapos i-click nyo na po ang save and apply. Okay? Pag nasinave nyo na po yan, mapapansin yung ASIC miner nyo, bigla po siyang hihina. Okay, bigla po siyang hihina. After 2 minutes, lakalakas ulit siya. Pag lumakas yung tunog niya, ibig sabihin, yung setup natin sa Nice Hash is nagre-reading na po siya. Okay, continuous reading na po siya. Tapos dito sa mining status, dito nyo makikita kung nagbo-work na po yung ASIC miner ninyo. Kasi kung wala pang nakalagay dyan, after nyong i-config siya sa Nice Hash, ibig sabihin, hindi pa siya nagre-reading. So ngayon, guys, dahil hindi ko na binago yung setup ko dito, so matik po yun, nagre-reading na po siya dyan. Nagmamining na po siya dyan. So mapapansin nyo dito yung mga temperature ng ASIC natin, guys, 64, 66, 67. So hindi pa siya ganun kainit, kasi pagka 80 na, ang mainit na po siya. So yun. So mapapalik tayo sa ating dashboard. Okay, mapapansin nyo, guys, meron na itong isang mining rig na umaandar. So, ito na po yun, guys. So, yung name ng ating ASIC. So, ASIC S9K Pool 1. So, check natin, guys, sa Antminer. Okay? Sa address niya. Okay, ito po yun eh. Ito po yung nakapangalan. O, ASIC 9 S9K Pool 1. So, check natin ulit. Tanggalin natin yun. O, ASIC SK9 Pool 1. So, ito na ngayon, guys. So, yan. Meron tayong profit within 24 hours now. $4.55 euro. Okay, kasi euro ko siya sinet up. Okay, so hindi naman ganong kalakihan. Kaya nga, guys, kung kayo ay wala naman masyadong budget pagbili ng ASIC miner, it's better na ilagay nyo lang kay Terlu. Okay, magsimula kayo sa maliit, then palaki ng palaki. Pero kung may budget naman kayo, guys, expect nyo na hindi ganong kalaki ang kikitain nyo sa pagmamining. Kasi, guys, sa mining kasi, guys,
mapa-asset mine yan o GP yung mining. Kung gusto nyo malaki yung kikitain talaga, kailangan nyo talaga mamumuna ng malaki. Ganun yun guys, para malaki ang kita. Pag maliit ang puhunan, maliit din ang kita. So ganun din naman kahit kayo sa Terrello din ba. Kung maliit ang puhunan mo, kung 1k lang, magkano lang kikitain mo. Kung gagamitin mo yung account ng group natin, which yung nire-recommend nila ng mga admin sa group natin, na pwede kang kumita ng 15%, mas better yun na lang dyan ang gawin nyo. Pero kung may budget kayo at gusto nyo rin talaga mag-mining, kaya nagandahan kasi sa mining guys, is hindi mo na kailangan maglabas ng pera para ibenta sa Terlo o sa iba pang enhancer, kasi mamining mo na lang siya. Okay, sa pagmamining kasi, wait, oo, may kikitain ka na doon. Yes guys, may kikitain ka doon, less na doon yung kuryente, less na doon yung internet mo, diba? At least meron mo natin ng konti, pwede na yon na ibenta mo lang din, palakihin mo na lang kay Terlo o sa ibang enhancement. Kaya nagandahan kasi doon, pagka nagmamining ka, pwede mo siyang ipasok sa trader. Pwede kang mag-traders o mag-hold ka ng cryptocurrency, tapos pag tumaas ang price, pwede mo siyang ibenta. Diba? Ganun lang naman mga diskarte dito pag nagmamining ka eh. So yun guys, sana masagot ko yung mga katanungan ninyo, mga nag-PPM sa akin, paano daw sa setup, paano daw pagganahin yung ASIC. Okay, so yun, sana nasagot ko na po yung mga katanungan ninyo kasi yung iba nag-PPM pa talaga sa akin. So yun guys, hanggang dito na lang po yung video ko guys. Bye-bye! Peace!